may kakayahan silang magtago sa maliliit na espasyo at sumisiksik sa masisikip na butas, makatakas lang sa panganib. Ang kombinasyon ng talino at pambihirang abilidad, sapat na para bansagan silang hari ng panlilin lang. Sa ilalim, makita mo, ilang segundo pa lang nag-iiba na yung kulay niya. Nagbe-blend siya sa batuhan, tapos yung texture ng balat niya, animoy parang mga seaweed or parang mga corals ang itsura niya. No? Hindi tulad ng pagbabalat kayo ng ibang laman dagat. Kaya magpalit ng kulay at anyo ng maraming beses sa loob lang ng ilang segundo. Nagpanggap siyang isang puting bahura. Hanggang sa naging itim ulit. At patuloy na ginagaya pa ang mga nasa paligid. Walang limitasyon ang pugita kung ilang beses niya gustong manggaya o magpalit ng itsura. Sa dami kasi ng predator na pwedeng kumain sa kanya sa ilalim ng dagat. Paraan niya ang pagbabalat kayo para walang makapansin sa kanya. Kung hindi sapat ang pagka-camouflage para itaboy ang kanyang predator, may ibubuga pa raw ang pugita. Pag threatened siya, bubuga siya ng tinta na akala mo parang pusit din. Ginagamit nila ito pang linlang or pang palito dun sa mga predator. Isang uri ng pugita na hindi man naging ugali ang manlilang at magbuga ng tinta. Hindi dapat baliwalain ang abilidad. Gamit ang natural na ganda, kasabay ng kanyang matinding kamandag. Pwede siyang maging isa sa pinakamapangalib na nilalak sa dagat. We were so amazed by how it looked like. Yung mga patterns niya were so colorful, blue and all that. Nakalimutan na namin na this is one of the venomous octopus or sea creatures around. Just like other venomous animals, no? Kung hindi mo naman talaga siya itetreaten sa kanyang territories, kung hindi mo i-disturb yan, ang tendency pa rin ng mga ganitong hayop is to go away and not attack us. Ang nakukulay asul na balat ng mga blue-ringed octopus ay indikasyon na nakakaramdam ito ng takot. At anumang oras, pwede nitong gamitin ang kanyang kamandag para depensahan ang sarili. Sa ilang pagkakataon, paraan din niya ito para siya naman ang makabiktima ng pwedeng kainin. Ang kamandag kasi ng blue-ringed octopus na nasa kanilang laway ay pwedeng makaparelisa anumang dagat na mabibiktiman ito. Pero tulad ng ibang lamang dagat, itinuturing ang mga pugita na food source at isa ang Pilipinas sa mga pangunahing nagsusuplay ng pugita sa ibang bansa. Sa isla ng Calaguas, Camarines Norte, gamit ang isang bato at punit-punit na tela. Pinapalutang ng mga mangisda ang tinatawag na tora-tora para manghuli ng pugita. Galit daw yung mga pugita dyan. Pagka tinabihan nila yung lungga ng pugita, aagawin yan. Tapos may mga hooks yan. Hahabulin daw ito ng mga pugita. At kapag kumapit na, ay unti-unting hihilahin paahon ng mga mangisda. Kapag malapit na sa bangka, ay tinatakpan na ito ng mga mangisda. Sa parte ng dagat na tinatawag na highway,
dumarami na ang huli ni Namang Rolando. Nung pagdating namin, naswertehan, ano, dahil may pabalik na ng mga namumugita and dalawang bangka yon na malalaki na may dalang malilit na bangka. And pagdating nila, meron na silang dalang mga balde na punong-puno ng mga pugita. Wow! Maraming huli si Kuya. Malaki ito. Look at those tentacles. Hindi lang raw ang lumalaking industriya ng pamumugita ang malaking banta sa ilang species ng octopus. Dahil mas marami raw nila lang ang apektado ng patuloy na dumuduming karagatan. Ang isang pugitan na nadokumento ko noon sa isang plastic na bote na napiling mangitlog, ipinapakita ng tagpo na ito na ang basurang itinapon natin ay napupunta sa kailaliman ng dagat. May napansin kaming tinutungtungan niya na parang PVC pipe na nasira, na dala-dala niya kahit saan siya magpunta. Pero kung tutusin, hindi natural ang ganitong senaryo. Dahil ang mga bagay tulad ng sirang tubo, hindi dapat nakikita sa dagat